Hinamo ni House Speaker Martin Romualde si VP Sara Duterte na humarap sa Kamara para ipaliwanag ang ginastos na confidential funds. Pero ngayon pa lang, dumidistansya na ang bise sa mga kinukwestiyong resibo. Narito ang report ni Marian Enriquez. Ilang araw nang laman ng balitang paghahanap kay Mary Grace Piatos. Isa siya sa mga pumirma sa acknowledgement receipt na pinang-liquidate sa higit 600 million pesos na confidential funds ni Vice President Sara Duterte mula noong 2022 hanggang 2023. Higit 4,000 resibo galing Commission on Audit ang binusisi ng House Committee on Good Government. Ilan sa mga ito ang nabistong questionable, pero wala raw alam sa mga ito ang bise. I have no comment on that, no, because I've not seen the acknowledgement receipt na kanila nga sinasabi, because basically lahat ng mga documents hindi siya dumadaan sa akin. Kahapon, humarap sa pagdinig ng komite ang mismong chief of staff ni VP Sara na si Attorney Zulaika Lopez na pinakontempt ng Kamara. Pero kahit siya, wala rin daw alam kung paano ginastos ang pondo. Ang special disbursing officer naman na sina Gina Acosta at Edward Fajarda kasama na sa apat na naunang pinakontempt ng Kamara. Pero hindi rin sila mahagilap. Sabi tuloy ni VP Sara, naaawa raw siya sa mga tauhan niyang nadadamay sa pamumulitika sa kanya. Kung makita ninyo, luwigid kayo sila sa pag-persecute sa ako, sa paghukod sa ako, sa pagdaot sa ako ang pangalan, na-appeal ang ilangang trabaho, na-appeal ang ilangang pangalan. Ang pahayag na yan ng bise, tinabla ni House Speaker Martin Romualdez. Kung ayaw daw niyang madamay ang mga tauhan niya, dapat na siya sumipot at mag-oath at mag-salita at mag-explica. Siya lang yata may alam so kung ano nangyari sa mga pondo. Kaya dapat siya lang mag-explica. Huwag na lang niyang bigay sa mga ano, sa mga officials ng OVP o sa deputy. Ganito rin ang sentimiento ng Makabayan Block. Kasalanan niya yan. Eh siya nga yung pinapasalang namin, ayaw niya mag-take oath. So huwag siyang hipokrita. Sa Lunes, November 25, nakatakda ang susunod na pagdinig ng House Committee on Good Government. Ayon sa liderato ng komite, maaari naman na nilang tapusin ang pagdinig kung dadalo na ang apat na opisyal na kinontempt na tinuturong may kinalaman sa kung paano ginastos ang pondo ng taong bayan. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.